Sa isang larawan na umikot sa social media, makikita ang isang puting sasakyan na may pink na bisikleta sa tabi nito, na agad na nakakuha ng atensyon ng mga netizens. Ang sasakyang ito ay pag-aari ni Paulo Avellino, isang kilalang personalidad sa industriya ng entertainment. Sa larawan, malinaw na nakalagay ang plaka ng kanyang van, na nagbigay diin sa pagiging totoo ng impormasyon. Dahil sa pagkakalantad ng larawang ito, nagkaroon ng mga bagong usapan at diskusyon sa social media. Maraming mga tagahanga ang hindi nakapagpigil na ipahayag ang kanilang opinyon tungkol sa larawan. Isang tagahanga ang nagkomento na tila nagpapatunay ito na madalas na nasa bahay si Paulo kasama ang kanyang partner, na isang aktres. Ang simpleng detalye na ito ay nagbigay daan sa mas malalim na usapan tungkol sa buhay ni Paulo, na tila nais ng marami na mas makilala. Maraming netizens ang nagbigay ng kanilang mga reaksyon, mula sa mga positibong mensahe hanggang sa mga nakakatawang komentaryo. Ang pagkakaroon ng pink na bisikleta sa tabi ng puting van ay tila nagdala ng aliw at kasiyahan sa mga tagasunod na nagtatanong kung anong kahulugan ng bisikletang ito sa kanilang buhay. Madalas, ang mga simpleng bagay ay nagiging paksa ng mas malalalim na talakayan na nag-uudyok sa mga tao na magbahagi ng kanilang mga saloobin. Dahil sa larawang ito, umarangkada ang talakayan sa comment section. Ang ilan ay nagbigay ng suporta kay Paulo at umaasa na siya ay masaya sa kanyang personal na buhay. Ang iba naman ay nagbigay ng mungkahi na sana ay maging mas bukas ang aktor sa kanyang relasyon, na nagbigay diin sa interes ng publiko sa kanyang buhay. Ito ay isang karaniwang senaryo para sa mga sikat na tao, kung saan ang kanilang mga personal na buhay ay palaging nasa ilalim ng mata ng mga taga-suporta. Hindi may kakaila na ang social media ay may malaking papel sa pagbuo ng koneksyon sa pagitan ng mga artista at kanilang mga tagahanga. Ang mga simpleng larawan tulad nito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na makipag-ugnayan, ipahayag ang kanilang damdamin, at talakayin ang mga bagay na tila hindi nila alam. Sa isang banda, ang mga ito ay nagiging paraan ng pagbuo ng komunidad sa loob ng mga fanbase. Mula sa mga komentaryo, lumabas ang iba't ibang opinyon ukol sa mga aktibidad ni Paulo. May mga pumuri sa kanyang mga nagawa sa kanyang karera at mga proyekto na nagpapatunay na kahit abala siya sa kanyang personal na buhay, hindi pa rin nagkukulang sa kanyang propesyon. Ang pagbibigay diin sa kanyang dedikasyon sa trabaho ay nagpapakita ng kanyang maturity at pag-unlad bilang isang tao at artista. Ang mga tagahanga ay tila nagiging mas masigasig sa pag-follow up kay Paulo at sa kanyang partner, umaasang makikita pa ang iba pang mga larawan o update mula sa kanila. Ang mga ganitong interaksyon ay mahalaga hindi lamang para sa mga taga-suporta kundi pati na rin sa mga artista, sapagkat nagiging daan ito upang ipakita ang kanilang tunay na pagkatao. Sa likod ng mga intriga at usapan, ang tunay na halaga ng mga ganitong larawan ay ang pagkakaroon ng suporta at pag-unawa mula sa publiko. Ang mga tagahanga, kahit ano man ang kanilang saloobin, ay nananatiling bahagi ng kwento ng kanilang mga iniidolo. Ang simpleng larawan ng puting van at pink na bisikleta ay naging simbolo ng koneksyon at pagkakaisa sa pagitan ng artista at mga taga-suporta. Ang usapan sa social media na dulot ng larawang ito ay nagpapakita na kahit gaano kalalim ang mga intriga, ang bawat kwento ay may kani-kanyang halaga. Ang mga simpleng bagay ay nagiging pagkakataon upang magbahagi ng pagmamahal at suporta, at sa mundo ng entertainment, ito ang tunay na kayamanan. Sa huli, ang mga tagahanga ay patuloy na magiging inspirasyon at lakas para sa kanilang mga iniidolo, habang ang mga artista naman ay nagiging boses ng pag-asa at kasiyahan sa kanilang mga taga-suporta. Ano ang sa inyo sa balitang ito?